Ang math ay easy lang. Basta't alam mo kung paano sumunod sa mga rules and regulations nito. Ako po si Ma'am Carol, isang guro ng mathematics. Hello mga ka-math! Ang video natin ngayon ay tungkol sa The Mathematical Language mula sa librong One Mathematical Cat Please na isinulat ni Dr. Carol J.V.F. Burns. Imaginin mo na nasa loob ka ng isang klase sa mathematics at ang iyong instructor ay namigay ng isang papel sa bawat isa sa inyo. Sinabi niya na ang papel na yon ay naglalaman ng study strategies for students of mathematics. Kayo ay kailangang magbasa at maglagay ng mga komento para malaman nyo kung paano nga talaga ang mga paraan para maging magaling sa matematika. Subalit nang tiningnan mo yung papel, aba, ito ay nasusulat sa isang foreign language na hindi mo naiintindihan. Patas ba sa pagkakataong yun yung guro mo? Siyempre hindi. Makikita mo nga, tinan mo yung mga bata na kasimangot kasi hindi nila naiintindihan yung ibinigay sa kanila. Pero meron dahilan kung bakit ganito. Siguro gumagawa siya ng isang punto para makuha nyo na kung hindi kayo marunong sa mga lingwahe, talagang hindi nyo maiintindihan kung ano yung gagawin nyo. Ganon din naman ang mga problema ng mga estudyante pagdating sa matematika. Marami nga ang nagsasabi ayaw nila ng math or they hate mathematics. Pero hindi naman dahil sa hindi sila marunong mag-solve. Katunayan, nung elementary sila, magaling na silang mag-add, mag-multiply, mag-subtract, at mag-divide. At ito naman yung mga pundasyon ng matematika na kailangan mong matutunan. So, hindi ibig sabihin hindi siya magaling. Kaya lang, marami siyang mga bagay na hindi maunawaan dun sa mga nakasulat. At yun nga yung lingwahe ng matematika. So, parang ang nangyayari, kaya lang niya hindi masagot. Hindi niya naiintindihan yung mga nakasulat doon. So, kaya nagkakaroon ng maraming mga problema ang mga mag-aaral at halos na lagi na lang na sumasakit ang ulo o sinasabunutan yung sarili kasi hindi nila masolve yung mga problems na ibinibigay sa kanila. So, ngayon, pag-aaralan natin yung iba't ibang mga katangian ng lingwahe ng matematika kung bakit kailangan natin siyang aralin na parang nag-aaral tayo ng ABC. So, ang kauna-unahang katangian niya ay precise. Ang ibig sabihin ng salitang precise ay mayroong kaibahan o kaya mong pag-ibahin ang isang mathematical symbol sa katabi niyang mathematical symbol. Ito yung example sa ilalim. Meron tayong tatlong numero na alam natin yung mga values. Meron tayong 23, 52, at 75. At alam natin na iba-iba ito sa bawat isa. Bukod sa doon, may nakikita tayong mga unit of measures na parang letter C na may slash. Itong simbolo na ito ang nagsasabi na ang ina-add natin ay pera. So, hindi pa ito nakakaabot ng piso. Sentimo pa nga lang ito eh, diba? Tapos itong nakalagay na to na plus at saka mga equal sign ay mga mathematical symbols din na dapat ay naunawaan natin ang ibig sabihin. So, ang ibig sabihin ng plus, pagsasamahin, at yung equals ay meron tayong tinitimbang na yung lahat ng nasa kaliwa ay katulad ng value o ng bigat kagaya nung nasa kanan. So, yun yung ibig sabihin nun. So, dapat alam mo yung bawat mga simbolo na meron sa mathematics at ito ay precise. Ibig sabihin, yung plus ay wala namang ibang symbol para sa plus kundi ito lang. Pagdating sa math, although sa English sinasabi natin na you add, sum, at marami pang mga iba sa lingwahe ng English, pero sa pagdating sa matematika, iisa lang ang simbolo ng addition at ito yung plus sign. Kaya siya sinasabing precise. Wala nang iba pa na magre-represent sa kanya. At yung salitang equal to, o katumbas, o kasing bigat, ay isa lang din ang simbolo niya at wala nang iba pa.
So, yun ang kagandahan sa lingwahe ng matematika. So, dapat alam mo kung anong ibig sabihin ng bawat simbolo na nakapaloob dito. Ang ikalawang katangian ng language of mathematics ay concise. Ang ibig sabihin ng concise ay mas maikli siyang isulat o mas madali siyang isulat. Kagaya lang nito, 302,461. Kung isusulat mo yan sa papel, ay sobrang haba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salita. At bilangin mo pa yung mga letra sa bawat salita na to. So, ilang beses mo pipindutin yung mga keys ng iyong keyboard para lang maisulat yung numero na gusto mong isulat. Samantalang, kung isusulat mo ito, 302,461, itong kita mo naman napaka-ikli niya kumpara doon. So, ito naman ang tawag dito ay good decomposition of numbers. Although, sasabihin mo, mahaba siya, di ba? Kumpara dito. Pinapakita lang niya yung place value ng bawat isang numero dito. Kaya, importante rin siya. At hindi naman siya mahaba. So, yung 300,000, okay, 300,000 to kasi, pitong pindot din lang, na ipinapakita mo na yung 3 na yon ay nasa 100,000 place. At ito ay 2,000, nasa 1,000 place. Yung 4 ay nasa 100th place, yung 6 ay nasa 10th place, at yung 1 ay nasa 1st place. So, ang tawag dito ay decomposition of numbers. Pero di hamak na maikli naman siya, kumpara mo dito sa mga salita. Isa pa, pag nagkamali ka dito ng type, kunyari nakalimutan mo yung isang letra o anuman, hindi mo lalo mauunawaan yung mga numbers, di ba? So, mas mabuti daw, ang kagandahan sa matematika ay pag nagsusulat ka ng mga numero, maikli lang siya. Isa pa sa pangatlong or ikatlong katangian ng mathematics ay ang kanyang pagiging powerful. Ano ibig sabihin ng powerful? Ang ibig sabihin ng powerful ay nakikita dito sa mga quotations na narito sa mga larawan. So, ang sabi dun sa kaliwa, math gives us hope that every problem has a solution. So, ito daw ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na lahat ng problema ay may solusyon. So, lahat ng problem sa math, di ba, pinapasolve sa atin. At nakakapag-solve naman tayo. Isa sa mga bagay na kung saan pwede nating i-apply na ang bawat problema ay may solusyon ay nangyayari sa atin sa ngayon. Lalo na tungkol sa COVID-19. So, alam natin na napakalaking problema nang idinulot nito, hindi lang sa ating social life, kundi sa ating ekonomiya, at mga kung ano-ano pa. Subalit yung mga numero na lumalabas, kagaya ng mga bilang ng mga nagkakasakit, bilang ng mga gumagaling, bilang ng mga namamatay, ay isang napakahalagang impormasyon, or lahat ng mga ito ay mahahalagang impormasyon na ginagamit ng mga ahensya ng ating gobyerno at ng ating pangulo upang makapagbigay ng solusyon. Kahit nasabihin natin na hindi siya permanenteng solusyon, subalit ito ay nakakapagpagaan ng buhay natin kahit papaano. So, isa pa ay yung nandun sa kanan na the book of nature is written in the language of mathematics. Kasi, sabi nga ako, napag-aralan nyo yung dun sa patterns, di ba? So, ang ating daw nature ay governed, o marami sa nature natin ay governed ng mathematics. Kagaya na lang ng prediction ng pagdating ng bagyo. So, kung halimbawa, sasabihin signal number 3, 4, 5, ilang araw pa bago ito dumating o mag-landfall dito sa Pilipinas o bago pa lang siya pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ay naiya-anunsyo na agad siya at malaki ang naitutulong ng matematika pagdating sa ganong klaseng prediction. At kapag ka nakapag-predict na na ganon yung kalakas ng mga bagyo, ay naipapayo ka agad na yung mga tao na nakatira sa mga coastal region, yung nasa baybay dagat na sinasabi, o kaya nandun sa mga bulubundukin na mayroong mga posibleng mag-landslide, o yung mga lugar na sobrang mabababa na pwedeng pasukin or puntahan ng mga matataas na baha,
sila ay nabibigyan agad ng payo at nai-re-relocate. So, i-evacuate sila, dadalhin sila sa mas safe na lugar. At nagiging minimal ang casualty. So, yung mga iba, kaya lang naman nagkakaroon tayo ng mga patay dun sa mga ganung pagkakataon ngayon ay dahil sa matigas na rin ang ulo ng mga tao. Subalit, kung sinunod lamang ang payo na ibinigay mula sa pagko-compute o yun sa matematika nga na sinasabi sa prediction, eh talaga namang zero casualty or walang mamamatay. So, ganun kahalaga or ka-powerful ang mathematics. So, dito naman sa next slide natin ay parang inihahalin tulad ang lengguwahe ng mathematics sa lengguwahe ng English o pwede na rin natin sabihin na sa lengguwahe nating Tagalog. So, meron tayong sinasabi na nouns and verbs na ang nouns o sa Tagalog or sa Pilipino ang tawag natin doon ay pangalan. Ito ay mga salitang ginagamit natin sa pagpangalan ng mga tao, lugar at mga bagay. Pwede ding pangyayari. At meron din tayong tinatawag na verbs o yung mga action words. Pandiwa, sabi nga sa Filipino, ito ay mga action words. So, examples ay is, are, yung salitang love, or pag nagmahal, nagmamahal, at saka yung froze, o nag-freeze, o naniniga, sabihin na lang natin. And then, in itself, pag nag-iisa siya, wala siyang sense. Pero pag pinagsama-sama mo siya, meron na siyang ibig sabihin. O makakabuo ka na ng tinatawag natin na sentence or pangungusap. Ganon din naman sa mathematical language. Bilang mga nouns, meron tayong tinatawag na constants na merong, ang ibig sabihin ng constant ay mga numero na merong value. Alam mo kung ano agad yung value niya. Meron ding variables. Ito yung mga letra na ang ibig sabihin din ay mga numero. Subalit hindi mo alam kung ano talaga yung eksaktong value niya. Pwedeng English alphabet, pwedeng Greek alphabet ang ginagamit natin dito. At saka syempre, meron tayong mga math operators na plus, minus, times, at saka divide. In itself, kung nag-iisa sila, wala silang sense, ba? Diba? Parang wala naman sinasabi na maayos. Subalit, pag pinagsama-sama mo siya, kasama ng mga verbs, ang verbs natin kasi, ito yung mga symbol na example, like equals, greater than or equal to, less than or equal to. So, pag pinagsama-sama mo daw sila, makakabuo ka din ng mathematical sentence. Express versus sentences. Dito naman, pag-iibahin or titingnan natin ang kaibahan ng mathematical expression sa mathematical sentences. Simulan natin dun sa unang row. Dito ang sabi, the sum of x and 1. Ipinapakita dito na meron tayong i-add at yun yung x at 1. Pero hindi pa rin kumpleto yung kanyang thought or idea kasi hindi naman natin alam kung ano yung ibig sabihin ng x at saka kung ano yung nire-represent ng sum ng x at 1. Kaya siya ay mathematical expression ng kategory niya. Pero dito sa kanan na kung saan ang sabi ay the sum of x and 1 is equal to 5, alam na natin na yung x at saka 1 pag inad mo, equal na yun sa 5. So complete yung thought niya at meron na tayong isasolve doon. Dito naman sa second row, meron tayong A cross B. Itong symbols na ito ay ginagamit sa mga sets. Meaning, meron tayong set A, imultiply natin sa set B. This is still considered as a mathematical expression kasi wala namang ibinibigay kung ano yung value ng A at saka ng B. Pero dito sa kanan na kung saan sinasabi dito na A cross B is equal to B cross A, kahit na hindi ibigay sa atin yung value ng A at B, ang ipinapakita dito ay yung commutative property of equality na kung saan, kung kahit na alin daw yung unahin mo sa multiplication, ang sagot niya ay laging equal. So, kumpleto na yung idea dito sa parte na to. Kahit pasabihin natin na hindi binibigay yung exact value ng A, ng set A, at saka ng set B. So, yung is equal to, at saka itong is equal to dito, yun ang nagpapakumpleto sa mathematical sentence dahil meron na siyang verbs. Dito naman sa third row, or yes, sa third row, yung 0 or 1, 0, this is a point in a rectangular coordinate system. Wala pa rin siyang complete thought kasi hindi natin alam kung
para saan siya. Pero dito sa right, meron din tayong isang point dito, 0,1 naman. Pero ang sabi, 0,1 is an element of f of x. Okay? So, ibig sabihin nun ay ito daw ay nasa loob ng f of x wherein yung f of x ay x minus 1. So, mas kompleto to. Alam natin kung para saan yung 0,1 na yun. Kaya siya considered as mathematical sentence. Another thing to for you to recognize ay yung is element of. So, may verb na naman dun. Dito naman sa last row natin, yung t plus t plus t, meron tayong tatlong variables na ina-add. Alam natin na ia-add natin yon, may operation. But we don't know exactly what's the value of t or what it stands for. Therefore, it's still considered as mathematical expression. Pero dito sa kanan na sinasabing 2 is a subset of the set 1, 2, 3. Although, mali yung paggamit ng symbol. Pero, yung fact na meron siyang is a subset to, meron siyang verb, it makes a complete thought. So, sabi naman kasi yung mga mathematical sentence, may time na hindi siya true. So, sa pagkakataon na to, this is false. Kasi, 2 is not a subset of the set 1, 2, 3. Pero, this is still a mathematical sentence because it gives us a complete thought. So, ito na yung continuation yung sinasabi ko kanina, yung validity, yung kapag kayong mathematical sentence, sasabihin mo na kung totoo o hindi. Merong mga mathematical sentence na laging totoo. Example of which, ito, yung 1 is equal to 1. Siyempre, laging totoo yan, di ba? Meron namang mathematical sentence na hindi mo masabi kung totoo o hindi kasi hindi mo alam yung mga ibang information. Kagaya nito, x minus 1 is equal to 1. Masasabi mo ba na totoo siya o hindi? Hindi mo naman alam yung x. Pero pag binigyan ka ng value ng x, kunyari, 0. 0 minus 1 is equal to 1. Totoo ba yun? Saka lang siya magkakaroon ng validity na false. Tapos kung binigyan ka naman ng x is equal to 2, 2 minus 1 is equal to 1, which is true. So kaya lang siya magkakaroon ng value na true. So depende. Sinasabi na hindi mo masabi kung true o false siya, kailangan mo pa ng more information para magkaroon siya ng value. Tapos sa huli naman, meron namang mathematical sentence na laging mali. Yun yung contradiction na bibigyan natin na emphasis later on kapag ka meron na tayong proof, different methods of proof at saka sa logic. So, hindi muna natin siya masyadong didiscussin. Pero ang isang example niyan ay 0 is equal to 1. Hindi naman pwedeng mangyari yun, di ba? Kaya lagi siyang false. So, ito na yung pinaka-last dito sa topic natin. So, sana mag-aral kayo mabuti about mathematical sentences and expression. We're going to have a lot of exercises about this later on. So, for now, thank you very much for watching and God bless! Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and share ng video ito. At kung meron pa po kayong mga gustong itanong o mga topics na dapat na i-discuss ko, please comment down below.